Panoorin niyo ito. Maganda ito. Tingnan ninyo, ha? Hinihiling ng mga abogado ng suspect sa Ateneo shooting incident na si Dr. Chow Tiao Yumol na masuri ito ng medical expert dahil may senyalis umano na may problema ito sa pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit ipinagpaliban ng Quezon City. Linawin natin, ha? Ang humihingi ng pagsusuri sa pag-iisip ni Yumol, hindi ho yung kalaban. Yung abogado mismo. Abogado niya mismo. Although, pwede nating sabihin na kaya ginagawa yon para mag-fall into yung ano, di ba, yung issue na pag may sira ulo, makakalaya kasi hindi siya, ibig sabihin, hindi siya liable doon sa ginawa niyang kasalanan. Tama yon, may punto. Pero sa tingin ko, naisip na rin talaga. Alam mo kung sino lang ang hindi nakaisip nito? Yung may sira ulo din na vlogger. Diba? O yung ano, yung may sira ulo din na vlogger, ang hindi niya naisip na yung pinagtatanggol niya, merong problema. The Regional Trial Court Branch 98 ang naka... Sa bagay, pareho silang sintu-sintu din nun eh. Sintu-sintu din yun eh. May pagkasintu-sintu din yun. Hindi ko nalang babanggitin kung sino yun. Pero manood kayo sa kanya, may sintu-sintu yun eh. Takda nitong arraignment ngayong araw. Inilipat na ito sa September 16, 2022. Nahaharap sa 3 counts ng murder, 1 count ng frustrated murder at paglabag sa anti-carnapping law si Yumol. Samantala, inihayag naman... Pero alam mo, ito ah, yung sinasabi nila na baka palusot lang yan, na insanity, ganito. I don't think so. Kasi the mere fact na alam niya yung ginagawa niya, oo, pwedeng may psychological problem. Pero yung gustong palabasin, kung yun ang gustong palabasin, I'm not saying yun ang gustong palabasin ng abogado, ha. Pero yung insanity na palusot, I don't think so. Kasi pag nagsalita siya, makikita mo na hindi naman siya yung paano mo nasabi? Naalala niyo yung ano, yung sa vlog ko na ganun? Paano mo nasabi? Hindi ko sabi, papagupit-apit ako ng buhok kasi alam, walang parang oras yung ano, yung barbero. Yung ganun, iba yon, yung talaga sintu-sintu yon. Iba ang sintu-sintu, okay? Iba yung may sira talaga yung ulo at iba yung may psychological problem lang. Okay? So, I don't think magfo-fall siya doon sa insanity. Kasi pag nagsalita pa naman siya, meron pa naman siyang ano eh. Meron pa naman siyang, alam mo yun, although parang malabo yung reasoning niya, pero nandun pa. Hindi pa talaga totally masasabi mong may sira ulo. Pakinggan niyo ito sinabi ni Greco. Dating former chairperson ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Greco Belgica, na kapwa niya nakaharap si Yumol at dating Lamitan City Mayor Furigay. Bunsod ito ng mga reklamo ni Yumol laban sa mga Furigay. Sa isang panayam, naniniwala naman si Belgica na may problema sa pag-iisip si Yumol. Nung makita ko siya, makilala ko siya. Balik-balik sa opisina ko, alam ko na mga psychiatric tendencies to na hindi maganda. Isang angry man. Anya, ginawa ng kanyang tanggapan ng magagawa nito upang tulungan si Yumol kaugnay ng mga reklamo nito sa mga Furigay at hanggang sa maisampa na nga ang mga reklamo sa Office of the Ombudsman. Ang puntos na isampo yung kaso, hindi siya nakapag-antay. Nakaabot kay Presidente ito eh. Tapos nagtatanong si Presidente, pag-imbestigahan niya. Inimbestigahan namin, sumugot yung mga Furigay, sumugot ulit sa CILG. Tama yung sinabi nito, Ise. Premeditated yan, kaya mahirap. Ibig sabihin ng premeditated, nag-meditate muna siya. Biro lang. Ibig sabihin, pinagplanuhan. Pinagplanuhan niya, di ba? Alam niya kung saan eh. Talagang hindi naman ito yung... bugso lang ng damdamin. Hindi, alam niya kung saan niya pupuntahan yung biktima niya eh. Tapos kinasuhan sila sa ombudsman dahil yun naman po ang SOP namin lahat. Hindi lang din anya PACC ang tumulong kay Yumol kaugnay ng mga reklamo nito, kundi maging ibang ahensya ng gobyerno at personalidad. Ang dami yung kausap. May senador, may generals.
sekretaryo, may minister, ang dami yung kausap niya. Hindi yung totoong maliit na tao, mahinang tao yan. Hindi, ang kulit yan. Pinakamaraming tulong na naibigay ko. Hindi, alam mo kung sino lang naman nagsasabi na ordinary yung tao lang yan. Bakit hindi hindi tinutulungan ng... Kasi alam nyo, ako ha, matitigil yung aspekto na yan, yung issue na yan, pag tumigil yung mga vlogger na magsalsal yung issue na yan. Yung mga vlogger na may sinto-sinto kasi ang may problema dyan eh. Sila ho yung gatungera. Yan ang problema dyan. Kasi nga malakas ang loob yung sinto-sinto na yan, porkit wala sa Pilipinas. Dalin mo yan dito, mananahimik yan. Ipusta ko sa'yo, mananahimik yan. Sa akin niya, dapat ito si Greco, sampanan kasi yung sintu-sintu na yun eh. Kasi sinira niya yung ano eh, yung sobra manira yun eh. Di ba? Dapat yung sintu-sintu na yun, pumunta dito. Tapos tanungin, bakit ano, sintu-sintu siya? Iniwan ba siya ng asawa niya? Ano ba, bakit nagkaganyang-ganyan ng ugali niya? Bumaboy. Di ba? Bakit yung sintu-sintu ka? Ganun. Hindi kasi, alam mo, ikaw ha, kung may sense kang tao, alam mong delikado itong issue na to. Kasi nagkaano na eh, meron ng nangyaring krimen because of that certain issue. Hindi ka na mangingialam eh. Medyo sandali, nasa usgado na yan, delikado na yan. Pwede ka kang makasuhan na kasama ka doon eh. Bakit? Na ikaw yung nag-provoke, kaya niya ginawa yung krimen. Pwede ka makasuhan ng ganun, di ba? Pero dahil nga sa ngalan ng kasikatan mo, dahil gusto mong magpasikat, gusto mong wala kang magawa, bored ka sa buhay mo, walang nag-aaruga sa'yo, ayan, pilit ka ng pilit na salsalin yung balita na yan. Ay nako, dapat ang mag-plead ng insanity yun, yung vlogger, hindi yan. Yung talaga may sinto-sinto eh. Talaga na abuso niya ng opisina ko. Kasalukuyang nakaditine si Yumol sa Bureau of Jail Management and Penology sa Quezon City dahil sa pamamaril sa dating alkalde at tatlo pang iba noong July 24. Kahapon sa hiwalay na arraignment para naman sa mga... Pansinin mo ha, yung magtatanggol pa dyan sa vlogger na yan, kamukha rin niya sinto-sinto. Dalawa sila dyan eh, na mukhang sinto-sinto, pag itinig na mo itsura, ano ba ito? Ito ba yung palingkera na punta sa Amerika? Ganun? Palingkera na punta sa ibang bansa? Ano ba ito? Oh, di ba? Alam mo, dalawa sila dyan eh. Dalawa silang may pagkapagtining na may itsura. Ano? Nasa ulirat pa ba ito? Asong malicious mischief at illegal possession ng firearms, naghahain ng not guilty plea si Dr. Yumol. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Buti pa tong UNTV, pinakita yung side na... Kasi yung iba, ang pinakikita lang, ang pinapaliwanag lang na side, yung side lang nung ano eh, nung yung suspect. At least ito, pinakita yung side nung gobyerno na tinulungan naman pala, di ba? Tinulungan lang, hindi lang ho ng PACC, pati DILG, ang daming tumulong sa kanya. Yan yung pinaliliwanag ko eh, di ba? Dahil hindi pinalabas ng ibang social media vlogger na pinagtakpan para lang painitin yung issue. Hindi nila nilabas yung totoo. Na may ebidensya na talaga namang kinasuhan. Nasa ombudsman. Anong pinagsasabi nitong sinto-sinto na ito? Mahirap talaga pag may topa ka, no?